Ay, so yung video po natin ngayon ay tatawagin ko po itong combo negosyo idea dahil sa isang video, dalawang extra income na po yung i-share ko sa inyo. So yung una, yung tinatawag po na hot dog sandwich Canto style, na kung hindi po ako nagkakamali, Kuya Daga ang tawag dun sa nag-start nitong business na to, tapos taga Divisoria. So dito, bukod po sa dagdag na version po natin kung paano pa natin siya mas mapapasarap, so syempre, yung costing po natin hindi mawawala para malaman natin kung may posible nga po ba talaga tayong tubuin sa ganong bentahan. So yung pangalawang extra income po natin ay gagawa po tayo na nag-trending din na magic palamig ni Aling Bebeng kung hindi po ako nagkakamali. So dito sa video na ito, i-share ko po sa inyo yung version ko kung paano naman po siya titimplahin at syempre yung costing din po natin. Kaya sa lahat po ng ating mga mahal po na OFW, sa lahat po ng ating taga-subaybay, samahan niyo po ako hanggang huli kasi yung inyong pong maaaring katanungan nakapaloob na din po yung dito sa video. Okay, unahin po muna natin yung ating unang negosyo idea na hotdog sandwich Canto style. So, tender juicy din po yung gagamitin po natin. Okay, so, dalawa yung i-steam ko. Yung isa, ang flavor po ay chicken. Pwede po natin itong lagyan ng slice. Pwede rin naman po ang hindi. Sa mga ayaw ng ma-oil, pwede po natin i-steam. Then, yung parang sa 7-Eleven, di ba, ini-steam lamang po doon yung pinakang hotdog. So, kapag ganyan kumukulong na, pwede na naman po natin hinaan yung pinakang apoy po natin. Kasi ito pong chicken flavor na hotdog, meron po siyang cheese. Okay, so, lutuin po muna natin yung hotdog po natin. Okay, so, naglagay na tayo ng towel at talagang tayo po'y pawisang-pawisa na. So, habang ini-steam po natin yung hotdog po natin, gagawin po muna natin yung mayonnaise na gagamitin po natin. Yung murang mayonnaise lamang po yung gagamitin po natin. Snow White yung brand. Ayan, sa magtatanong, kakahalaga lamang po ito ng 18 pesos. So, madami na po ang pwedeng paglagyan nito. Ngayon, para mas malasa yung mayonnaise po natin, meron po ako ditong mustard at lalagyan ko po ito ng mix. Pero ito naman po ay optional po lamang. Pero para sa akin, mas masarap kapag merong mustard, kahit yung mayonnaise po natin ay mumurahin po lamang. Tapos, maglalagay lamang po tayo dyan ng kaunti lang. Kasi kahit kaunti lang naman po yung ilagay natin, magiging malasa na po yung mayonnaise po natin. Pwede nyo tikman. So, lasa na yung mustard po natin, pero kung gusto po natin na mas malasa pa, pwede pa po tayong magdagdag. Yan. Kailangan lamang po natin ng squeeze bottle at isasalin lamang po natin. So, ito, pwede nyo isalin sa isang plastic. Lagyan nyo ng butas sa dulo at mas madali nyo may sasalin. Pero ako, tinatamad na akong bumaba. Kaya tatsagain ko na siya na isalin po siya ng mano-mano. Tapos dito sa isa, ketchup yung ilalagay naman po natin. So yung in-steam na ginamit po natin, medyo napaliit. Kaya yung hotdog po natin, nagsiksika na. So dito sa isa, ang gagawin po natin dito ay painitan lamang po ng hotdog buns po natin. So, syempre, yung apoy po natin dyan, alalay po lamang. At baka yung tinapay po natin ay masunog. Okay, so kapag okay na po yung ating tinapay, maglalagay na po tayo ng ating lettuce at ng ating pong pipino. So, itong lettuce po natin, ginayat po natin sa apat. Pipino naman po natin, ginayat po natin ng bilog-bilog, tapos hinati po sa gitna. Okay? Siyempre, yung pinakang overload cheese na ilalagay po natin. Pag yayad-yad kayo ng cheese, yung isang pinakang tips dito, huwag pong pabalik-balik yung cheese po natin. Kumbaga, isang daan lamang po siya ng isang daan na tulad po nito. Wow! At sa magtatanong kung ano po yung ginamit kong cheese, daily queso po yun. Ayun po yung una kong nakita na pinakamura. So, yung isang box na 430 grams, hinati ko po siya sa 24 pieces. So, halimbawa, kung tayo po ay nag-uumpisa pa po lamang, para sure po na hindi po mapa-over sa cheese, yung lagay po natin kasi baka mamaya naman, di ba, malugi naman po tayo. So, pwede nyo gawin to, ilagay po sa isang box na gayat-gayat na. Para kuha na lamang po tayo ng kuha. Okay? So, kapag nilagay na natin si cheese, pwede na natin tanungin si customer, lalagyan po ba ng mayonnaise, lalagyan po ba ng ketchup.
Tapos dito, maglagay din po kayo ng hot sauce. Kasi meron po talagang tao na mahilig talaga sa hot sauce at mas ginaganahan pa siyang kumain kapag maanghang. So, panghatak din po natin yon kung gagawin po natin itong business. So, ganun lang pong kabilis, ganun lang pong kadali gawain yung ating hotdog sandwich Canto style. Ngayon, dahil okay na tayo dito, pero bago po natin tikman, gumawa po muna tayo ng pangalawang extra income po natin na panulak po natin dito kapag kinain na po natin ito. Sa paggagawa naman po ng ating magic palamig at ang unang-una po natin gagawin ay magluto po muna tayo ng gulaman po natin. Gumamit po tayo ng 1.5 liters ng tubig, ilagay po natin gulaman, sabay na din po natin ng 1/2 cup ng white sugar, tapos ay haluin lamang po natin hanggang sa tingin po natin ay tunaw na yung inilagay po nating ingredients. Kapag sa tingin po natin ay tunaw na, pwede na po nating buhayin yung pinakang apoy po natin. At iintayin lamang po natin ito na mag-simmer or medyo kumulo. At kapag kumulo na, pwede na po nating isalin sa mga lalagyan po natin or yung pinakang molder na gagamitin po natin. Pagkatapos, kapag matigas na ay pwede na po natin itong i-slice. Pwede nating gayatin ng cubes-cubes na maliliit. At pwede rin naman po natin na kayo din na parang buko o kaya naman po ay melon. So, depende rin po sa atin. Ngayon, simulan na po natin yung pagtitimpla ng atin pong magic palamig. Meron din pong palamigan na stainless, mas better po yon kasi yung pinakayelo po natin mas matagal pong matunaw. Pero kung wala naman po, yan pwede rin sa mga cooler or kaya naman sa mga ganito. Dito, naglagay po ako ng 5 liters ng tubig. Maglalagay po tayo ng 1 kilo ng asukal na puti. At kumbaga kada 1 litro ng tubig, ang ilalagay po natin ay 1 cup ng white sugar. Kung lagyan po natin ng yelo, hindi pa rin po yun mabibitin sa tamis. At haluin lamang po natin ito ng mabuti hanggang sa tunaw na po yung asukal po natin. Okay? So sa 5 litro po ng tubig, maglalagay po tayo ng 5 tablespoon ng vanilla flavor at ito po yung ginamit ko. Napaka-concentrated nito mga katipid tips at murang mura. Tapos maglalagay po tayo ng banana essence at 1/2 tablespoon po lamang. Yan, pwede na po natin isama yung gulaman po natin. Homemade yellow po natin. Para sure na sure po na mineral yung magpapalagay po sa palamig po natin. Yung nakapaglagay tayo ng 4 na homemade na yellow at napuno na po yon hanggang dito na, ibig sabihin 10 liters na po yung palamig po natin. Okay? Yung baso na gagamitin po natin dito, pwede tayong gumamit ng 8 ounce, pwede rin po tayong gumamit ng 10 ounce, so depende pa rin po sa atin. Yan, kung napapansin nyo, nung nasa baso na po natin, kulay puti na siya. Tapos dito, sa pinakang lagayan natin, medyo iba yung kulay niya. Kaya siguro tinawag na magic palamig mo. Joke lang po yun ha. Baka naman seryosohin nyo. Okay, so tapos na tayo sa ating hotdog sandwich at yung ating pong magic palamig. Pawisan na po tayo ng bongga. Pero okay lamang po yan. Kasi titikin na po tayo. Unahin natin yung hotdog sandwich po natin. So, kitang-kita yung layer ng mga ipinaglalagay natin. Yung pipino, yung lettuce, yung hotdog, yung cheese. So, diba? Ang ganda niyang tingnan. Yung palamig naman po natin para kompleto na. Una, dito po sa hotdog po natin, pinakang nagdala talaga ng lasa, nagpasarap, nagpasosyal, ay yung ating pong lettuce at yung ating pong pipino. So kapag kinagat mo na yung maghahalo-halo na yon yung pinakang lasa doon, malalasahan talaga natin doon na talaga nag-level up yung hotdog sandwich po natin. Tapos syempre, bukod naman po doon, masarap naman yung hotdog na ginamit po natin. Inilagay po natin mayonnaise na hinaluan po natin ng mustard. Para sa akin, mas masarap siya kung meron po mustard. Isa,
yun na nagdala din po ng lasa ng hotdog sandwich po natin. Okay, so halimbawa kung talagang gagawin niyo po itong extra income, kakaririn po natin ito. Unang-una, huwag po tayong magbebenta ng tinapay na luma. So, kailangan laging bago. At yung hotdog po natin, kailangan ay hindi po maasim. Kasi diba minsan, hindi natin maiaalis na minsan nakalimutan natin si hotdog sa labas. Kumbaga, umasim na yung hotdog. Halimbawa, at nangyari po yun, huwag na po kayong manghinayang. Huwag nyo na po yung itinda kasi ang kapalit po nun, masisira lamang po kayo or masisira po yung paninda po ninyo. Okay? So, kailangan ay lagi pong bago. Maganda din po na partneran po natin ng panulak. Ito pong magic palamig po natin. Kasi masasabi ko talaga sa inyo, masarap po ito. At balanse din po yung tamis, yung lasa ng banana essence at yung banana flavor po natin. Tapos, mas sumasarap pa kapag humigo po tayo sa manggulaman. Tapos, para sa akin, simple lang naman ako, ito yung palamig na hindi mo pagsasawaan. Okay, so kung magagawa lamang po kayo ng isang litro, kumbaga isang pitcher lang or yung pangbahay, maglalagay po ako ng ingredients sa description box. Okay, so sa magtatanong at itipid tips at meron pong tira, ano po yung gagawin? So, gawin lamang po natin yelo. Para kinabukasan, nagawa po tayo ulit, ayun na po yung pinakang yelo po natin. Okay? So, ngayon ay mag-costing na po tayo. So, unahin po natin ay sa hotdog sandwich po natin. Isahan po natin sa tray na pinaglagyan po natin, 0.5. Sa hotdog buns, 2.66. Balang isang balot po ay 16 pesos at may 6 na pirasong laman. Sa hotdog naman po natin, ang isang piraso po ay 11.75 yung kulay red. Bali, ang isang kilo po ay 188. Pero, mas mura po ang isang piraso ng chicken cheese dog po natin. Kasi pumapatak lamang po yon na 9.55 po ang isang piraso. Yan. Pero, tutuusin na lamang po natin yun sa isang tuusan. So, halimbawa, kung mas mabili yung chicken cheese dog po natin, mas malaki po yung posible po natin tubuin. Kasi, yung tinuus po nating hotdog ay dun po sa mas mahal. Okay? So, sa cheese naman po natin, nagkakahalaga lamang po yun ng 4.41. So, ang isang box lamang po ay 106, hinati po natin sa equal na 24 pieces. So, ito, pagsamasamahin na po natin kasi tigkakaunti lang naman po yung inilagay po natin. Sa lettuce po natin, sa pepino, sa ketchup, sa mayonnaise, sabihin na lamang po natin na 5 pesos, panamang-panama na po yun. Kaya ang total po lahat ng puhunan po dito ay 24.32. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses. Sabihin na lamang po natin na 4 pesos para sa gas po natin, nung iniluluto po natin, at sa pinakang labor po natin. Yeah, para sa akin, okay na po yun at medyo labis pa. Kasi, isang piraso lamang po yung pinag-uusapan. Kaya ang total po lahat ng puhunan dito sa isang piraso na hotdog sandwich ay 28.32. Doon sa nag-trending, ang bentahan po nito ay 37. At kung i-minus natin yung puhunan, posible pa rin po tayong tumubo ng 8.68 po sa isang hotdog sandwich. Ngayon, ipagpalagay na lamang po natin, halimbawa para may idea lamang po tayo, kung tayo po ay nag-uumpisa pa po lamang, yung isang balot po ng tender juicy, may 16 pieces po yun ng laman at napaubos po natin, posible po tayong tumubo ng 138.88 po sa isang balot po ng tender juicy. Yun po ay kung sa nag-uumpisa pa po lamang at kung isang balot lamang po. Talagang kinarer po natin to at nakakailang balot tayo. Halimbawa, 5 balot yan or 4 na balot yan. Lang po lang 500 na po ang posible po nating tubuin. Okay, so sa magtatanong kung sa 35 pesos na bentahan, magkano po yung posible po nating tubuin, i-minus lamang po natin yung puhunan at posible po tayong tumubo ng 6.68 po dito sa isang hotdog sandwich. So, yung pagbebenta po nito, depende pa rin po sa atin. So, hindi lang po yun ang posible po nating tubuin kasi hindi lang naman po ito yung ititinda po natin. Kasi, pwede pa rin po tayong magtinda ng magic palamig po natin. So, ito naman po yung tuusin po natin. Umpisahan po natin sa pagluluto po ng gulaman. So, yung isang gulaman po ay 13 pesos. Pero, sabihin na po natin na 14 pesos para sa itinubig po natin. At mag-plus na din po tayo ng asukal, 1/2 cup, 9 pesos. Kaya, ang total po ay 23 pesos.
Ngayon, mag-plus po ulit tayo ng other expenses sa saglit po nating pagluluto at sa kaunting labor. Sabihin na lamang po natin na 7 pesos pero labis pa po yun kasi saglit lang naman po nating niluto at isang gulaman lamang po yung niluto po natin. Kaya ang total po lahat ay 30 pesos. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung palamig na tinimpla po natin. So, sa mineral, 5 liters, 5.25. Pero sabihin na po natin na 20 pesos para sa yelo na gagamitin po natin. Mag-plus na din po tayo ng asukal, 1 kilo, 90 pesos. Sa banana essence po natin, 12 pesos. Vanilla flavor, 6 pesos. Kaya ang total po lahat ay 128 pesos. Ngayon, i-plus na din po natin yung gulaman na niluto po natin. Kaya ang total po lahat ay 158 pesos yung puhunan po natin. Yan, ngayon, paano nga po ba natin malalaman kung makakailang order tayo dito sa tinimpla natin kahit hindi na po natin takalin isa-isa. Yan, ngayon, magko-convert po ulit tayo kasi yung ginamit po nating takalan ay 8 oz. So, yung isang litro, kapag i-convert po natin, 33.8 oz ang kalalabasan po nun. So, yung 33.8 oz, i-times po natin sa 10 litro na tinimpla po natin. At ang kalalabasan po nun ay 338 oz ang tinimpla po natin. Ngayon, para malaman naman po natin kung makakailang order tayo dito sa tinimpla po natin, yung 338 oz, i-divide po natin sa 8 oz na ginamit po natin. At ang kalalabasan po nun ay 42.25. Ngayon, para malaman naman po natin kung magkano po ang puhunan kada 8 oz, yung puhunan po natin na 158, i-divide po natin sa 42. At ang kalalabasan po nun ay 3.76 po ang puhunan sa panalamig na inilagay po natin dito. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng cup na ginamit po natin, 0.36. Kaya ang kalalabasan po noon ay 4.12 po ang puhunan kada isang baso po ng 8 oz. So ang bentahan po nito ay 10 pesos, i-minus po natin si puhunan at ang kalalabasan po noon ay 5.88 ang posible po nating tubuin sa isang baso po ng 8 oz. Ngayon, para may idea lamang po tayo kung mapapaubos po natin itong tinimpla natin, i-times po natin sa 42. At ang kalalabasan po nun ay 246.96 ang posible po natin tubuin kapag napaubos po natin ito. So imagine mga katipid tips, halimbawa kung mapapalakas po natin to at nakakadalawang timpla po tayo, posible na po tayong tumubo ng 493.92 dito pa lamang po sa magic palamig po natin. Yan, ngayon sigurado meron po magtatanong sa inyo, Ate Tipid Tips, kung 10 oz na baso po yung gagamitin po namin, magkano po yung posibleng tubuin at magkano po yung magiging puhunan? Medyo hahaba-haba lamang po yung ating video pero makakatulong po ito lalo na po sa mga mag-i-start pa lamang po ng business, kumbaga magkakaroon po sila ng idea. Okay, yung 338 oz na tinimpla po natin na 10 liters, i-divide po natin sa 10 oz na baso na gagamitin po natin. At ang kalalabasan po nun ay 33.8 ang makukuha po natin dito. Para malaman naman po natin kung magkano po ang puhunan kada 10 oz, yung puhunan po natin, i-divide po natin sa 33 na order na makukuha po natin. At ang kalalabasan po nun ay 4.78 po ang puhunan kada 10 oz. Pero, magpa-plus pa po tayo doon ng baso na gagamitin po natin. So, medyo nagmahal, 0.4 kasi lumaki po yung baso po natin. Kaya, ang total po lahat ng puhunan sa 10 oz ay 5.18. Yung bentahan po na 10 pesos, i-minus po natin yung puhunan at posible po tayong tumubo ng 4.82 po kada isang baso. Para meron lamang po tayong idea kung mapapaubos po natin, ito tinimpla po natin, i-times po natin sa 33, at ang kalalabasan po nun ay, posible po tayong tumubo ng 159.06. Kung madodoble po natin yung pagtitimpla po natin at napaubos po natin, posible po tayong tumubo ng
318.12. So, hindi na siya masama kasi may tubo na po tayo dito sa ating magic palamig. Tapos, kung papartneran po natin ng hotdog sandwich, pag pinagsama na po natin yung tubo po natin, malaki na rin po yung posible po nating tubuin. Sana, bago po nagtapos yung video na ito, ay meron po ulit akong naidagdag na negosyo idea po sa inyo na pwede po nating simulan kahit sa harap lang po ng ating bahay or pwede po natin itong ipa-order online. Okay? So, huwag nyo na din pong kalimutang i-like at i-share yung video po natin kasi sa ganun pong paraan makakatulong din po tayo sa mga kaibigan po natin, mga friends po natin, katrabaho po natin. Kasi meron naman po talaga na kahit meron na pinagkakakitaan, inaghahanap pa rin po ng extra income. Okay? So, kita-kits na lang po ulit sa mga video po natin at marami pong salamat sa inyo pong lahat. Okay? Bye!